bonsai. The bonsai. Magsitayo po tayong lahat at atin pong dasalin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasiyan nawa ang aming kaluluwa nang iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay ng muli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, Shenawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, Shenawa. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan, Shenawa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal ang kagalingan ng lahat ng mga isakit at ang siguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Malaga ang tubig sa ating buhay. Napakasarap uminom ng malinis at malamig na tubig kapag tayo'y nauuhaw. Sa ating ebanghelyo ngayon, ang malinis na tubig ay binabanggit ni Jesus upang ilarawan ang inilaan niyang walang hanggang buhay para sa atin. Si Jesus lamang ang makapapawi ng ating pagkauhaw sa kaligtasan. Sa pagdiriwang natin ng Eukaristiyang ito, dumulog tayo sa Diyos upang tulad ng Samaritana, makasalo rin tayo sa tubig ng buhay na inaalok ni Jesus upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuro mo ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tungayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatirapa ng aming budhi sa iyong harap kami lagi mong maibangon. Dahil sa iyong pag-ibig na tapat, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inialis mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati ang mga anak namin at mga hayop? Kaya, taimtim na nanalangin si Moises sa Panginoon. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Ibig na nila akong batuhin. Sumagot ang Panginoon, magsama ka ng ilang pinuno ng sambahayan ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises. At ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang lider ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meriba. Dahil sa dooy, nagtalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin na mga awiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang iyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, silang nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan.
Mahirap mangyaring ialay naman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ahuri sa iyo, Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napapagod sa paglalakbay. Halos katanghali ang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari bang makainom?" Wala noon ang kaniyang mga alagada sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo nang inumin, marahil ay kayo ay hihingi sa kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay." "Ginoo," wika ng babae, "malalim ang balong ito at wala man lang kayong panalok. Saan kayo kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Higit pa ba kayo kaysa aming ninonong si Jacob na nagbigay sa amin ng balong ito? Uminom siya rito, pati ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop." Sumagot si Jesus, "Ang umiinom ng tubig na ito'y
muling mauuhaw. Ngunit ang umiinom ng tubig na ibibigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, babalong at nagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, "Ginoo, kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo nang hindi na ako mauuhaw, ni pumarito pa upang sumalok. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa," wika ni Jesus. "Wala po akong asawa," anang babae. "Tama ang sinabi mo, wala kang asawa," tugon ni Jesus. "Sapagkat lima na ang inyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mo," sinabi ng babae. "Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos." Tumugon siya ni Jesus. "Maniniwala ka sa akin, Ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon ngayon na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanyang espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa kanya. Ang Diyos ay espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paparito ang Mesiyas, ang tinawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy mo," sabi ni Jesus. Dumating ng sandaling iyon ang kaniyang mga alagad. Nabigla sila nang makitang nakipag-usap siya sa isang babae. Ngunit isa man sa kanila'y walang nagtanong kung ano ang ibig ni Jesus o kaya'y kung bakit siya nakipag-usap sa babae. Iniwan ng babae ang kaniyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Halika kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. Samantala, may makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabbi, kumain na po kayo." Ngunit sumagot siya, "Ako may pagkain, hindi ninyo alam?" Kaya't nag-usap-usap ang mga alagad, "May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang pagkain ko'y ang tuparin, ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang kanyang ipinagagawa niya. Hindi ba sinasabi ninyo, 4 na buwan pa at 6 na?" Sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang bukid, hinog na at handa ng anihin. Ang gumagapas ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya't magkasamang nagagalak ang naghahasik,
at ang nag-aani. Kaya totoo ang kasabihan, iba ang naghahasik at iba naman ang nag-aani. Sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo inihasik. Magtagal ang iba at kayo'y ang nag-ani sa kanilang pinagpagalan. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoo ng babae. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hinining nila na tumigil muna siya roon at nanatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nanampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya. Nakikilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ituon natin ngayon ang ating pagninilay doon sa sitwasyon, sa paksa at talakayan na ating binasang ebanghelyo. Unang-una, narinig natin binanggit ang oras. Itinuro ng ebanghelista na tanghali na. Tiyak na ito, pag sinabi nating tanghali na, kahit ngayon tingnan natin ngayon, napakainit, sobrang init. Kapag tanghali na, kung minsan mas kakaunti na lang ang lumalabas. Mapalad tayo ngayon. Dahil tayo ngayon, sa bahay natin, pagbukas natin ng gripo, may tubig na. Pero kapag tayo ay nabuhay nung panahong wala pa ang Maynilad, doon natin makita ang eksaktong sitwasyon ng isang balon. May isang balon dyan, maraming tao ang nag-iigib. Dyan sa balon mismo, maraming tao ang naglalaba. Dyan din sa balon na yan, dyan mo marinig ang bagong balita. Diyan mo marinig yung mga chismisan. Kaya sa ebanghelyo natin, binanggit ang oras na tanghaling tapat. Pumunta ang babae sa balon upang mag-igib. Kung titingnan natin, mas maiging mag-igib ng umaga, mas maiging maglaba ng umaga, mas maiging mag-igib ng tubig paghapon. Bakit? Para maiwasan ang nakakapasong init. Pero bakit sa ebanghelyo natin ngayon, kung saan ang tao ay nagpapahinga, itong babaeng Samaritanang ito ay pumunta sa balon upang mag-igib? Kung titingnan natin, hindi kaya ang babaeng Samaritanang ito ay may iniiwasang tao. Isang dahilan kung bakit ang babaeng mas pinili ng babaeng Samaritanang ito na pumunta sa balon ng tanghaling tapat kahit tirik na tirik ang init, kahit siya'y masusunog sa init. Pinili niya pumunta dahil walang tao. Dahil ang babaeng ito ay may iniiwasan. Dahil ang babaeng ito ay mayroong madilim na nakaraan.
Dahil ang babaeng ito na binanggit sa ebanghelyo natin ay nasangkot sa ipinagbabawal na relasyon. Ang babaeng ito ay nasangkot sa isang napakaskandalong sitwasyon. Paano natin malaman? Sinabi ng ebanghelyo, binanggit ng ebanghelyo na mayroon siyang limang asawa. At ang kanyang kinakasama ngayon ay hindi niya asawa. Diba? Tingnan natin sarili natin. Kapag tayo ay nasangkot sa isang iskandalo, kapag tayo ay nasangkot sa isang pagkakasala, kapag tayo ay nakagawa ng hindi maganda, anong ginagawa natin? Umiiwas tayo sa ibang tao. Mas worse, nagtatago tayo o ayaw na natin magpakita pa. Ganun yung pakiramdam ng isang babaeng Samaritana. Nagtatago siya dahil mayroon siyang nagawang mali. Nahihiya siya na makita ng ibang tao, na mapag-usapan ng ibang tao. Pangalawang paksa, yung pag-inom. Sabi ng ating Panginoong Hesus, painumin mo ako. Hinihiling ni Hesus sa kanya na painumin siya. Mga kapatid, napakahalaga ng tubig. Ang ibig kong sabihin, ang tubig na nagbibigay buhay. Ito ang kinakailangan sa ating paglilinis, hindi lamang sa ating katawan, kundi sa ating espiritual na buhay. Hindi lamang ito naglilinis, kundi ang tubig ay nagbibigay sa atin, pumapawi sa atin ng ating uhaw. Sa sitwasyon ng babae, uhaw na uhaw ang babae sa pag-ibig. Ngunit dito, pinangunahan ni Jesus, pinakitunghanan ni Jesus ang babaeng Samaritana ng isang mas malalim at espiritual na pagkaunawa sa tubig. Nakita ni Jesus na mayroong espiritual na pagkauhaw sa babae. At si Jesus lamang ang makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Mayroong dumi, panloob na dumi, at kailangan mayroong panloob na paglilinis. At si Jesus lamang ang makapagbibigay. Si Jesus lamang ang tubig na nagbibigay buhay na walang hanggan. Pinagtibay ni Jesus, ang sinumang uminom ng tubig ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang tubig na aking ibibigay ay magiging sa kanya ay isang bukal na tubig na bumubukal hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya mas magandang pagnilayan natin ang ating binyag. Napakaganda ng ating binyag. Dahil sa ating binyag, tayo ay hinugasan ng ating Panginoon sa ating mga
kasalanan. Pero habang tayo nabubuhay, habang tayo lumalaki, patuloy tayo nagkakasala, paulit-ulit tayo nagkakasala, pero ang Diyos ay hindi pa rin natitigil diyan. Itinayo ng Diyos ang sakramento ng pagpapakumpisal. Na kung sino man ang nagkasala, lumapit lamang, magpakumbabang lumapit, humingi ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagpapakumpisal. Hindi ba ang dugo at tubig na bumubuhos mula sa kanyang tagiliran ay nagpapadalisay sa atin tungo sa buhay na walang hanggan? Ngayon, pagnilayan naman natin ang tungkol sa Ebanghelyo at tungkol sa mga pangunahing tauhan sa Ebanghelyo. Unang tauhan sa Ebanghelyo, si Jesus. Ipinakita ni Jesus ang kanyang taos-pusong pakikiramay doon sa babaeng nahihirapan. Doon sa babaeng uhaw na uhaw sa espiritual. Tinanggap ni Jesus at hindi niya iniwasan ang taong ito. At ito rin dapat ang dapat nating gawin. Kapag mayroon tayong kapatid na naligaw na naglandas, nagkakasala, hindi dapat natin sila binabaliwala. Hindi dapat natin sila iniiwasan. Sa kabaliktaran, ang ginawa ni Jesus, pinakinggan siya ni Jesus at inunawa ni Jesus ang kaniyang sitwasyon. Hindi lamang doon nagtapos. Bagkus, inakay ni Jesus ang babaeng ito sa mas malalim na pananampalataya. Hindi ipinakita ni Jesus na hinusgahan niya ang babae. Hindi ipinakita ni Jesus na kinundinan niya ang babae. Bagkus, ipinakita ni Jesus ang kanyang habag, ang kanyang awa, ang kanyang pagpapatawad doon sa babaeng Samaritana. Hindi siya hinatulan ni Jesus. Bagkus, inalok siya ni Jesus ng isa pang pagkakataon, isang pagkakataon na magbagong buhay, na magsimula sa isang bagong buhay kasama ang Diyos. Pagnilayan naman natin yung babaeng Samaritana. Ang babaeng Samaritana sa Ebanghelyo natin, walang binanggit na pangalan. Ibig sabihin nito, ang babaeng Samaritana ay kumakatawan sa mga tao sa Samaria. At ang number 5 na binanggit, ang limang asawa na binanggit sa Ebanghelyo natin ngayon, ito ay isang simboliko. Ito ay isang symbol. Ito ay mula sa 2 Kings chapter 17 verse 29. Ano ang sinasabi dito? Sinasabi ng 2 Kings chapter 17 verse 29, ngunit ang mga taong naninirahan sa Samaria ay nagpatuloy na gumawa ng kanilang sariling mga diyos-diyosan at inilagay nila ang mga ito sa dambana
na itinayo ng mga Israelita sa kanilang sariling mga Diyos. At ito ay nagpapakita ng kanilang pagtataksil. Ito ay nagpapakita ng pagtataksil ng mga taga-Samaria. Tayo rin, katulad din tayo ng Samaritana. Tayo rin ay katulad din tayo ng mga taga-Samaria na may iba't ibang Diyos-Diyosan. Nandiyan ang Diyos-Diyosan ng pera. Nandiyan ang Diyos-Diyosan ng posisyon, kasikatan, gambling, nandiyan. Pagkahilig sa babae at lalaki, nandiyan lahat. O meron din sa atin, nagsa-shopping ng ibang relihiyon. Kung hindi mahanap sa Katoliko ang kanyang hinahanap, dilipat ng ibang relihiyon. Dilipat ng kabilang relihiyon. Dilipat ng dilipat hanggat hindi mahanap, hanggat hindi matuntunan ang kanilang hinahanap at muling babalik sa simbahan. Sabi ng Panginoon, ito ay nagpapakita ng pagtataksil. Tandaan natin mga kapatid, sabi ko nga tayo rin ay may iba't ibang Diyos, pero ang ating Diyos-Diyosan na ito ay hindi magpapawi ng ating mga uhaw. Katulad ng mga Samaritano, tayo ay uhaw sa pag-ibig. Tayo ay uhaw sa kasiyahan sa buhay. Tandaan natin, tanging Diyos lamang ang makapapawi ng ating pagkauhaw sa buhay. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng lakas. Siya lamang ang ating buhay, ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng matagalang pag-ibig. At panghuli, ang ebanghelyo natin ngayon ay nagbibigay sa atin ng angkop na wakas. Ang angkop na pangwakas ay ang universal na pag-ibig ng Diyos sa lahat. Isang pag-ibig na walang itinatangi. Isang pag-ibig na walang kinokondina. Isang pag-ibig na walang pinipili. Makasalanan ka man, mabuti kang tao, pinili at minahal at patuloy kang minamahal ng Diyos. Ganito magmahal ang Diyos. Walang itinatangi, walang pinipili, makasalanan man o banal. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Tumayo pang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako
sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tunay ngang ating Panginoon ang ating manunubos. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang tayo'y makasalok sa tubig ng buhay, siyang papawi sa ating pagkauhaw. Buong pagtitiwala nating idalangin, O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Tulungan mo ang mga pinuno ng aming simbahang maging daluyan ng tubig sa kanilang ministeryo at paglilingkod sa kawang nasa kanilang pangangalaga. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Patirin mo ang mga pagkauhaw ng kalooban ng aming mga pinunong nasyonal at lokal upang sila ay maging maawain at mahabagin sa kanilang pampubliko at pribadong buhay. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Maging bukal ng pag-ibig nawa ng bawat pamilya, Ikaw na tubig ng buhay upang bawat magulang, anak, kapatid at kamag-anak ay maging daluyan ng pagpapatawad at pagkakasundo. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pasalukin mo nawa ang aming mga minamahal na yumao ng buhay na walang hanggan sa iyong pag-ibig. Ama, kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan, at ang ating mga personal na kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming tubig ng buhay. Pawiin mo ang aming malalim na pagkauhaw, O Ama, upang kami rin maging daluyan ng iyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo na aming tagapagligtas at tubig ng buhay. Amen. Magsiupo po ang lahat. Come
magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong aming pagkahain upang ang mga kasalanan naming inihingi ng kapatawaran sa iyo at matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa kaniyang paghingi ng tubig sa babaeng taga-Samaria, kaniyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya. Sa pagkauhaw ng iyong anak, kaniyang masidhing hinahangada na ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kaniya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunis sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin mo ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. At magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Nang kabiyak niyang puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista. At ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ang nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na dagdagan ang ating pagsasakripisyo, pananalangin at pagkakawang gawa. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom dito ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na may sakit, nagugutom at naging biktima ng iba't ibang kalamidad. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Orsobispo, Jose Cardinal Advincula Didi, na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Lahat po ay inaanyayahan sa ating ikatlong Lenten Recollection. Sa darating na March 14, 2023, Martes, sa ganap ng ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Earl Alison Valdez, ang ating pong attached priest. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalo-saluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos na huwag mangyari sa gawain namin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin at dasalan sa pamamagitan na bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo.
Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.